Puspusan ang pag-iin sayong ginagawa ng batang silent assassin ng Agusan del Sur na si Mel Fajardo. Ito nga ay para sa darating niyang laban sa Osaka, Japan kontra sa rank number 1 Thai fighter na si Tanong Saksemsiri. Sa laban nga na ito mga bay ay didepensahan ng ating kababayan ang hawak niyang kampiyonato sa Oriental and Pacific Boxing Federation Lightfly Championship. Mula sa first round technical knockout na nakuha ni Mel Fajardo kontra sa angas ng Cebu na si JP Gabonillas, ay naging batang boxing sensation na ang tubong Agusan del Sur na tinaguri ang silent assassin, kung saan ang record ni Mel Fajardo sa ngayon ay umakyat na sa 11 wins with 10 knockouts na may isang talo at dalawang tabla. At sa darating na Abril 13 mga bay, ay lilipad patungong Osaka, Japan si Mel Fajardo para harapin ang number 1 Thai boxer sa light flyweight division na si Tanong Saksemsiri. At may nagbabagang kartada nga ito mga bay na 32 wins with 30 knockouts at isang talo. May mga nagsasabing easy fight lang daw ito para kay Mel Fajardo, pero hindi natin maaring maliitin itong Thai fighter sapagkat 8 beses na nga itong pabalik-balik na lumalaban sa Japan at bihasa na ito sa klima ng lugar at sa pressure na maaring idulot ng mga Japanese audience. Sa kabilang banda naman ay ito ang debut fight ng ating kababayan at makaapak sa lupain ng mga Hapon. Pero alam nyo ba mga bay kung sino ang nakadungis sa kartada ng ating silent assassin? Ito nga po ang laban ngayon na ating babalikan na naganap noong Agosto 26 taong 2017. Naganap ang labang ito mga bay sa Bacoor, Cavite sa ilalim ng pamunuan ng Kivors Boxing Gym, kung saan nga ay si RR Andales ang kanilang pambato na may kartada noong 1 win at walang talo, habang si Mel Fajardo naman ay nasa ilalim ng pamunuan ng Highland Boxing Stable at may kartada noong 1 win with 1 knockout at may isang draw. Noon pa man mga bay ay kalidad na ang galawan ng dalawang batang ito at talagang punong-puno ng mga nagbabagang kombinasyon at mga suntok ang kanilang mga laban. Samahan niyo po ako mga bay at panoorin natin ang highlights ng kanilang bakbakan. Sa puntong ito mga bay ay nag-time break ang referee dahil sa nailuwa ni Mel Fajardo ang kanyang mouthpiece. Bilang tugon nga dito ay binigyan ng technical warning si Mel Fajardo ng referee.
Habang nasa kalagitnaan nga ng bakbakan mga bay, ay nailuwa muli ni Melfajardo ang kanyang mouthpiece at dito nga bilang tugon ng referee ay nagdeklara ito ng 1-point deduction para kay Melfajardo. Dahil nga sa walang bumagsak sa apat na rounds na bakbakan, ay mapupunta sa scorecard ng mga hurado ang tatanghaling panalo sa laban. At napakalaking epekto nga po ang ginawang 1-point deduction kay Melfajardo para sa idideklarang panalo sa duelong ito. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.